Ayan, hello everyone. Mga kabayan, kamusta po kayong lahat? At narito na naman po si Tita Ems, magbibigay sa inyo ng isang video na para din po sa halaman. So, salamat po sa lahat ng nanonood. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Saan man kayo naroroon, sa Pilipinas, sa Canada, sa US, lahat po, maraming salamat sa inyong lahat. At dun po sa mga hindi pa makapag YouTube, paturo na po kayo para mapanood nyo si Tita Ems. Ayan. So ngayon po, may nagbigay po sa akin ng Venus Flytrap. So, hindi ko po masyadong kabisado ang halamang ito. Pero dahil nakakatuwa siya, dahil binigay lang. Salamat po sa kay Tom's Garden and Flower Shop. So, ito pong Venus Flytrap. Napaka ano po niya. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong halaman. Hindi pa po natatanggal yung pagkabalot niya galing sa kanila. Ayan. So, mayroon siyang parang talim na sabi nila yun daw Venus flytrap. Ayun. Pag pumasok yung mga flies, mag-ano siya, magko-close siya. Yun, tapos mamamatay na siya. Yun ang pinaka pagkain nila. At itong Venus flytrap na ito, meron siyang pinaka instruction na kailangan lagi siyang moist. Yan, lagi natin siyang i-spray yan. Tapos sabi niya dito, pang-decorate lang daw. Ayan. So, kung makikita nyo yung pinaka-ano niya, oh, yung parang ngipin-ngipin niya. Pero nung bata ako, alam mo, nakikita ako nito sa mga bundok. Ayan. So, napakaganda niya, tsaka ang liit-liit niya. Tapos sabi niya dito, hindi, ang kailangan niyang lupa, hindi yung ano siya, hindi yung lupa na katulad ng ginagamit ko sa ibang halaman. So, ang gusto niya, yung pag dinilig mo siya, talagang didiretso yung tubig niya. Ayan. Kung makikita niyo yung pagkaano ng halamang ito. Pag-gustan niyo. Ayan, sabi nila napakaganda daw ito sa ano, sa mga flies, lalo na yung maraming langaw. Siguro sa Pilipinas napakaganda nito. Kasi doon maraming langaw. Ayan. So bali dalawa siya na ibinigay sa akin. Hindi ko alam kung mabubuhay ito, pero sabi niya, ano daw direkta siya sa araw. So may araw naman ako dito sa aking bintana. Ayan. Etong isa nagkukulay pink siya. Ito namang isa, green pa siya. Ayan. So, pag may mga flies kayo sa loob ng bahay, ma-attract siya dito kasi ito daw parang yung nag-ano, yung parang electric yung nang-aakit siya sa mga flies. Ayan. So, mas maganda-ganda ang ano nitong isa. Mas malago-lago siya. Ayan. Kung makikita nyo, napakarami na nito ngayon sa store. Eh, nagkataon lang na napadaan ako. So, kilala na ako noong garden shop. So, binigyan niya ako ng dalawa. At mayroon pang siyang isang ibinigay. Ito. Ayan. Nakakatuwa po kasi sa panahon ngayon, talagang kahit hindi mo kilalang tao, pag nakakatuwa na may magbibigay sa iyo ng halaman.
Ayan, hindi ko alam kung posible namang mapanood nila ako kasi Tagalog nga ako, hindi naman ako English yan. Kaya nakakatuwa kasi kahit yung mga store, pag ano, yung mga ibang lahi, parang na-attract silang bigyan din tayo ng halaman. Ayan. So ito, hindi pa natin ngayon iriripat kasi wala pa akong nabibiling lupa. Nasa maliit pa siyang halaman. Bali, binigyan niya ako ng Dracaena. Ayan, Dracaena plant. Pero dito tayo mag-focus kasi ito, dun sa mga maraming langaw, langaw sa Tagalog yun, fly. Ayan, langaw, mga lamok. Siguro kakainin din niya. Ayan. Kasi pag pumasok dun sa, dito, sa pinaka-trap niya, ayan, makikita niyo mga ngipin niya. Pag pumasok dun siya dadapo kasi yun ang nag-a-attract sa mga flies, yung gitna niya. So, pag pumasok siya, magko-close daw yung pinaka, ano, hindi ko pa siya natatry, pero magtatry ako na manghuli ng flies. At, tinatawanan ako ng katabi ko. Yan, manghuhuli ako ng flies, tapos itatry ko siya na ipahuli sa kanya, ilalapit ko, at ipapahuli ko sa kanya, kasi wala nga ditong flies sa amin. Ayan. Wala ditong langaw. Siguro dun sa baba, meron. Pero dito sa amin, wala. Wala pa ako nakikita. Kaya magtatry ako at ipapahuli ko sa kanya para malaman ko kung paano nga siya kumain ng mga fly. Ayan. Ito yung ating Venus fly trap. Ayan. Tapos sabi nila, dumadami din daw ito at namumulaklak din. Pero hindi nga natin alam kung makakabuhay tayo dito sa indoor. At yan. Pero magandang pandecorate siya. So ilalagay ko lang siya dun sa medyo mataas, dun sa ginawa ko. Kasi although wala kaming babies, wala kaming mga children, ay syempre mayroong mga apo na minsan pupunta dito. Ay parang hindi ko alam kung anong... Kung ito ba ay, kasi may nakita ko sa YouTube, dumudugo yung kamay, pero hindi ko alam kung yun ay ano lamang, sa video lamang. Natatakot din siya kung hawakan siya. Ayan. Siyempre, takot din naman tayo masugatan. Ayan. Pero hindi, tingin ko naman ano lang siya, parang balahibo. Ayan. Nagko-close nga lang daw siya pagka may ano. Ayan. So, ito yung ating Venus flytrap na ano, ang kinakain niya talaga yung mga lumilipad. Lahat ng lumilipad, mag-aano siya, nanghahatak talaga siya. Hinahatak niya para kainin niya, para mamatay. Ayun. So, ito hindi nila tinanggal kasi para malaman din natin kung ano yung... dapat gawin dito sa Venus flytrap. Ayan. So, ngayon, i-stay natin siya dito sa maliit kasi wala tayong lupa na katulad nito na para siyang, alam niyo yung mga bunot, yun, parang mga ganun, parang sa orchids din. Ayan. Na nagmo-moist lang siya, hindi natin siya pwedeng tuyuin kasi pag natuyo siya, mawala na siya ng buhay. Yun. Kaya mayat maya, kailangan nating bisitahin. Kasi mainit dito sa loob, may heater. Ayan, yung isang dahon niya, medyo nalalanta na siya. Oh. Kasi maliit lang yung pinaka, yung trap niya, maliit lang yung naka, ano sa dahon. Oh, maliit lang yung nasa ano na yun. Ang liit-liit lang, kaya ang bilis niya, parang sensitive siya. Ayan. Napaka-sensitive niyang halaman. Pero nakakatuwa yung kanyang pinaka-trap. Trap. Ayan. So, ayan. Ito lamang po ngayon ang ating ipapakita sa inyo. At sa susunod po, tayo ay magre-repot ng Dracaena plants. Ayan po. So, maraming salamat po sa inyong panunood. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, huwag pong kalilimutan na mag-subscribe at mag-like and share
At i-click nyo lang po ang bell button below para po sa mga susunod na video ni Tita Ems. Ayan po. Bye-bye everyone. God bless.